or Puri by Pastor Ed Lapis. This audio version was recorded live at Day by Day Ministries and published by Church Strengthening Ministry Incorporated, CSM Audiobook. Hear the truth while on the move. Kung kayo po mag-iisip, meron po dito mga above 40, may above 30, meron naman below 20. Magkano na ho at gaano karaming pera na ang dumaan sa inyong kamay? Mula nung kayo ay hihingi-hingi ng 5 o isang pera, depende kung anong period yan, nung kayo ay bata pa. Pakaisip-isipin nga kung meron kayong ideya kung magkano ng pera ang dumaan sa inyong kamay. Siguro napakarami na. Ang dami na. You know, money is a very important matter. Kung isipin nyo, since childhood, mula pa pagkabata hanggang ngayon, lagi siguro kayo may kasamang pera. Hindi kayo umaalis ng bahay nang walang pera, hindi kayo lumalakad nang walang pera, hindi kayo kontento kahit nasa loob ng bahay nang walang pera. And so, kung isipin natin, ang napakatagal na natin palang kasama at kapartner sa buhay, bukod sa mga tao, ay pera. Pera lagi. Marami mga tao, bihira lang nagkaka-Bible, kamakaila lang nagka-Bible, pero since time immemorial, may pera. Maski magkano, maski konti, maski marami. Dahil dyan, dapat nating i-recognize that money is a very important thing. But money is amoral. Ang money daw po ay walang immorality. Ang pera, hindi nagiging masama o mabuti. Wala siyang morality. But money, because of its importance in our lives, lagi nating kasakasama, can cause righteousness or unrighteousness in our lives. Ang pera, hindi siya nagiging masama o mabuti, pero pwede niya tayong gawing masama o mabuti. So, napakahalaga pala ng ating attitude about money. Money is an inevitable part, hindi maaaring iwasan na bahagi ng buhay. Kaya napakahalaga na kung ano ang ating attitude o ang ating pagtingin sa pera ay ating mapag-aralan. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga ay meron tayong tatlong bagay na titingnan tungkol sa pera. The possession of money, the way to regard money, and the way to give money. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po na ikaw ay isang Diyos na buhay, interesado sa aming pang-araw-araw na pumumuhay. At tinuturuan mo kami, Panginoon, sa bawat hakbang na aming ginagalaw sa buhay na ito. Mangusap ka po sa amin sa isang mabisa at simpleng paraan. Kausapin mo ang bawat isa sa amin sa isang simpleng mensahe na aming mauunawaan. At inihiling namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng bukas na kaisipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. We thank you, Lord. Quiet our hearts. Still our minds. And let us concentrate on your truth. We pray this with thanksgiving in the name and on the account of Him who died for us, your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Pag-aaralan po natin yung pagpo-possess ng pera, ang pagmamay-ari ng pera. Una sa lahat, dapat po nating maalala na ang lahat ng salapi ay pag-aari ng Diyos. All money belongs to God. Sabi po sa Haggai 2:8, "The gold is mine and the silver is mine," says the Lord of hosts. Kanya yan lahat. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, "But you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na kumita at magkaroon ng kayamanan. Siya ang nagbibigay ng kakayahan sapagkat Kanya ang kayamanan, Siya lamang ang nagbibigay sa atin. Sabi po sa Corinthians, 1 Corinthians 4:7, "And what do you have that you did not receive?" At totoo nga naman, ano ang tinatangkilik nyo ngayon na nasa inyong pader ang hindi natanggap nyo lamang sa Diyos? Meron ba ditong ipinanganak na may bank account? May alahas siya paglabas niya sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina? Meron na siyang pera, meron na siyang lupa, may bahay, may kotse? Meron na ba? Sabi, ano ba ang nasa inyo ngayon na hindi nyo lamang natanggap? Bigay lang ng Diyos. At dahil dyan, dapat nating maalala sa unang-unang ideya ng pagmamay-ari ng pera, hindi tayo kailanman may-ari niyan. Tayo, mga tagapangasiwa lamang. We are only stewards of God. Ingat yaman. We are only treasurers of God. We are not owner. Dahil ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kung sa umpisa pa lamang ay atin pong pakakalimiin na tayo ay tagapangasiwa lamang, siguro alam na natin kung paano tayo kikilos. Hindi tayo
ang tunay na may-ari ng lahat ng nasa ating buhay. Yan ay pahiram ng Diyos. At patago, pinapaingatan niya. Isa pa po, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para kumita. Sabi sa 1 Timothy 6:17, God richly provides us with everything to enjoy. God richly provides us. Ibinibigay niya ang lahat para ating ma-enjoy sa buhay. So God is not a killjoy. He possesses all money, but He also grants us the capacity to enjoy some of His money. Hindi gusto ng Diyos na maghirap tayo. Kumisan po may mga mahihirap ninyo, ba't kaya kami mahirap? Siguro kalooban ng Diyos. Hindi po yan totoo. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay maging mahirap. Sapagkat sabi niya, God richly provides us with everything to enjoy. At isa pa pong dapat nating maalala tungkol sa pera, God does not condemn money. Hindi po masama sa pagtingin ng Diyos ang pera. Nowhere in Scripture are we told that God condemns money. Walang katuroan ng Biblia na ang pera ay sinasabi ng Diyos na masama. At isa po nating dapat nalalahanin din tungkol sa possession of money, God provides principles in gaining wealth or money. Ang lahat ng pera, ang lahat ng kayamanan ay sa Diyos. At nagbigay po siya ng mga pamantayan kung paano tayo makakaparte. At kung paano tayo magkakaroon ng pera. Unang-una, sa pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho po ay isa sa mga pamamaraan na ibinigay ng Diyos para tayo magkapera. Sabi sa Proverbs 14:23, in all labor there is profit, but mere talk leads only to poverty. Kalugod-lugod po sa Panginoon ang pagsusumikap at pagtatrabaho ng kanyang mga anak. Sabi sa 2 Thessalonians 3:10-11, if any man would not work, he must not eat. For we hear that there are some who walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Sabi ni Paul, ang hindi magtrabaho, huwag kumain. Nabalitaan ko na meron sa inyo dyan, na wala nang ginawa kung hindi naman magsalita lang, makialam, magpunta sa bahay-bahay, magchismis, mambola, pero hindi kayo nagtatrabaho. Inuutun nyo yung mga may pera para kayo mabigyan. Sabi ng Panginoon, through Paul, kung hindi ka nagtatrabaho, huwag kang kumain. What can we practically learn from this? Huwag pong asahan o silipin ang pinagpaguran ng iba. Magtrabaho, huwag tayong mamalimos. Meron pong common mistake ang ilang mga born-again Christians na palibhasat sila ay nasa family na ng Diyos. Akala nila, lahat ng pangangailangan nila, obligasyon ng kapatiran na ibigay. Dahil kapatid eh, if you love me, kailangan eh, buksan mo ang refrigerator mo sa akin. Totoo po yun. Tayo nagtutulungan. Pero hindi po gagawin nating obligasyon ng kapwa, tapos tayo walang ginagawa. Ngayon, hindi po ito ibig sabihin yung mga babae na nasa tahanan na walang trabaho, huwag kumain. Dahil meron po silang gawain, sila ay housewives. Aba, eh kung susweldohan ng mga mister at mga misis nila, baka kulang pa ang sweldo nila. Kung susweldohan sa pag-aalaga ng mga anak, may libre kang katulong, meron kang libreng yaya, meron kang libreng janitor, meron kang libreng cook, meron ka pang inspirasyon. Aba, kung susweldohan ng mga misis, kulang. Kaya hindi po yan ang ibig sabihin niya, wala kang trabaho, huwag kang kumain, nagtatrabaho sila, hindi lang sila employed sa labas. Ang ibig po natin sabihin, yung mga taong walang ginawa kundi tumiwangwang at tumunganga at pagkatapos umaasa na sila, ipakanin ng kapwa. Alam niyo po, mali na tayo mga Kristiyano, akala natin obligasyon ng iba na tayo pakanin. Kung talagang baldado na tayo at wala tayong magagawa, the church is here. Bakit pa tayo nandito kung hindi tayo magtutulungan? Pero hindi po natin tinotolerate ang mga katamaran. Yung mga tao na mga miyembro ni Indaing, puro daing. Pag nakita mo puro daing, lalo na pag alam nilang bagong dating ang inyong dollars, heto na at daing. Hindi po tama yan sa Christian life. Ang iyong sinisilip pirmi ay yung pinagpaguran ng kapwa mo. Alam niyo po ang sabi sa Proverbs 6:6-8. Sabi niya, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. Without having any chief, officer, or ruler, she prepares her food in summer and gathers her sustenance in harvest. Sabi, ikaw taong tamad, tingnan mo yung langgam, sabi sa Bible. Walang happy yan, wala yung amo, wala yung boss, pero kita mo, trabaho ng trabaho, ipon ng ipon. Pagka may mga nakukuhang madidilihensya yung mga langgam, ang bilis, nandiyan na agad, kukunin na nila agad dyan. At pag nakita nyo yung buhat ng mga langgam, siguro 3-4 times their size.
ang pasan-pasan nila, inaakyat ng mga kisame, kung saan-saan dinadala. Para nga naman sa oras ng tanggutom, ba, marami silang food. Yung langgam, sabi niya ganun, langgam lang yan, marunong magtrabaho, ikaw pa tao. God knows that you need money. And He provides money through work. Sana umuulan ng pera. Eh, hindi naman. Pagtitipid, to save. Sabi po sa Proverbs 21:20, there is precious treasure and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man swallows it all up. Yun daw pong taong matalino, nag-iimpok. Ang taong hangal, nilalamon niya daw lahat agad. Pag dumating sa kanya, ang biyaya, nilulunok niya lahat. He swallows it at once. Ang Living Bible, mas maganda po ang rendition. Sabi, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Meron po mga tao, ang kanilang pilosopiya sa buhay, tiis na ba sa wala ay tiis pa sa meron? Nagtiis na kami nung wala, ngayong meron, tiis pa rin ba? Kailangan medyo makabawi. Talagang firming laman ng SM City. Ubos-ubos biyaya, sabi nga, bukas, nakatunga nga. At alam niyo po, nakakalungkot. Nakakalungkot. Dahil alam niyo, marami akong personal alam. Mga kapatiran natin, ang tagal-tagal kumikita ng dollars. Patapos matawalan ng trabaho, isa, dalawang buwan lang, wala na ni ano. Paano, galit na galit sa pera, habang kumikita. Hindi pa nga dumarating ang dolyan, nakapangako na kung kani-kaninong mga Bombay na may mga hinuhulugan, mga payong, mga hikaw, kung ano-ano. Kaya tuloy, pag uwi ni lalaki o ni babae, kung sino man ang nagtrabaho, bigong-bigo, away ang kakalabasan. Hahanapan ng savings, walang maipakita. Ang maipapakita lang isang silyang butas, ayan ang napundar. Paano pagdating ng pera, galit na galit sa pera? Gasta dito, gasta doon, gasta dito, ninang ng lahat ng kasal. So anong nangyayari? Lahat ng birthday kay liit-liit na batang wala pang malay, talaga na may mga lobo pa, hindi po masama mag-celebrate. Pero ang sabi sa Bible, save. Save. Mag-a-allocate kayo, ah ito, pang-granad siya naming pamilya, pang-enjoy. Pero dapat may pang-save. Sabi sa Bible, there is precious treasure and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man swallows it all up. Gusto ng Panginoon, meron tayong savings. Gusto niya, may savings tayo. Siguro, chinecheck ng Panginoon lagi. Patingin nga ng libreta. Huwag niyo pong ilalagay sa kahulang ng tokador. Pagdating ng inyong tiya, naiyakan kayong konti, labas ang pera. Napakadaling lumabas pag ang pera nasa bahay. Napakadali. Kailangan meron tayong savings. Ang problema sa iba, ang kanilang laging sinisilip, yung savings ng iba. Naku, malaki nang naiipon yan. Kinukwenta-kwenta niya, ganito lang siguro ang gasto sila, buwan-buwan, ganito ang kita, naku, marami na tong savings. At ang gustong papakin, yung savings ng iba. Very un-Christian. Very indecent. Ang gusto ng Panginoon, meron tayong sariling savings. So gusto ng Panginoon tayong magkayaroon ng kayamanan sa pagtatrabaho, sa pag-iimpok, at meron mo pong isa, sa pagpaplano. Sabi sa Proverbs 27, verses 23 to 24, know well the condition of your flock and pay attention to your herds, for riches are not forever. Sabi nila, diamonds are forever. Yes. Pero yung diamond mo, hindi forever na sa'yo. Kumisa nagpupunta, sa ano? Sa kay Antonio Tambunting. Sa ahensya sa Buwana. O sa La Marquez, sa pawn shop. Sabi sa Bible, you need to know where you are financially. Kailangan binabantayan mo ang standing mo. May plano. Hindi, ay naku, bahala na si Lord. Hindi ganun. Kailangan nagpa-planning tayo. Live according to budget and plan. Marami po sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan magplano kayo, o dalawang taong ka ba dyan, darling, o 4 years. Ganitong kikitain mo buwan-buwan, ganito dapat ang masave natin para pag umuwi ka, at least nabili na natin ang rustans. Meron kayo kahit maliit na negosyo. May plano. Mahirap ang walang plano. Pagdating na dating ng pera, gasos ng gasos ng gasos, mamaya uwi na si Mister, wala na naman. Wala pang dalawang buwan ang alahas ni Missy na isa-isa nang nawawala. Dahil walang planning. Kailangan may plano. And live according to your plan. Alam niyo po ang number one, mabilis sumira ng plano? Ang mga kamag-anak. Hindi ba? Kasi ganun sila, tinitingnan nila yung naiipon nyo.
Pero kailangan gumawa kayo ng plano and stick to your plan. Sabi sa Proverbs 24:3-4, any enterprise is built by wise planning. It becomes strong through common sense and profits wonderfully by keeping abreast of the facts. Kailangan naglilibro kayo. May accounting. Alam natin kung saan nagpupunta ang ating mga salapi. Kailangan magplano. Hindi pwedeng bahala na ang Diyos. Ang problema po sa atin, ang hilig-hilig nating pumasok sa gusot at inaasahan natin ang Diyos ang magbibigay ng lusot. Lagi nating ipinapasubo ang Diyos na sagipin tayo sa mga gusot na tayo naman ang may kagagawan. Hindi po niya yun gagawin. Sabi niya, gusto niyong lumuwag-luwag, magtrabaho, mag-impok, magplano. Huwag yung para kayong mga lasing dyan, nagalit na galit sa pera, gastos dito, gastos doon. Pagkatapos, pag wala na kayo, dadasal-dasal kayo, ngangawa-ngawa kayo sa Diyos. Dahil in the first place, hindi nagpa-plan. May isa pa pong bagay na dapat nating alalahanin tungkol sa salapi. Ayaw po ng Diyos ang taong palautang. Ang Kristiyano, hindi palautang. Sabi sa Romans 13:8, owe no man anything but to love one another. Huwag kayong mangungutang sa tao except love. Okay lang, tumanggap kayo ng utang na love. Yung binibigyan kayo ng love, utang yun. Bayad kayo ng bayad, love din. Hindi po ibig sabihin yan na 100% huwag mangutang. Pero ibig sabihin, huwag niyong ugaliin, kayo'y utangera. May mga taong ganyan, at napakarami po nating kapatid na kulang na lamang lumuha dito ng balde-balde. Sapagkat meron sila halimbawa ang asawa o anak o kaya inana, ang hilig mangutang. At ang ipinagmamalaki, aba, nasa Saudi ang anak ko, asawa ko, kayang-kaya kang bayaran yan. At pati po tayo mga Christians, hindi po gusto ng Panginoon na utang kayo ng utang. Dahil po, sabi sa Proverbs 22:7, the borrower is servant to the lender. Ang nangungutang, nagiging alila ng inuutangan. Natural. Kahit napapangitan ka sa inuutangan mo, ang ganda naman ng hairstyle mo ngayon. Kahit ang mga anak ay maldito, ang babait ng anak mo, ang cute. Eh, kasi nangungutang ka eh. Kaya ang taong palautang, parang ano, pardon the language, parang aso. Bubuntot-buntot, bobola-bola, didila-dila. Paano? Nangungutang. Walang dignidad. Kumisang tuloy, disagree ka na sa kanya, agree ka pa rin. Eh, paano nga may utang ka? Nawawalan tayo ng stand sa buhay. Sabi sa 1 Corinthians 7:23, you were bought with a price. Be not servants of men. Hindi ibig sabihin, huwag na tayo magpakatulong o mamasukan. Pag namamasukan tayo, nagtatrabaho, iba yun. Ang ibig sabihin, huwag tayong maging alipin ng iba dahil may utang tayo sa kanila. Dapat tayo sa Diyos lang naglilingkod. Eh ano, kung may utang ka sa isang tao, gumagawa siya ng mali, kaya mo bang i-rebuke? O kahit hindi ka utang, lagi ka kasing inililibre. Lagi kang dinadala kung saan-saan, libre ka ng libre, nawawalan ka ng boses magsalita. Napakahirap. Pagka tayo financially dependent on people, they can throw anything at our face and we have no choice but to smile. Kaya kahit tayo mahirap, kahit wala tayong suot na bagong damit, kahit hindi ka nakakakain sa Jollibee, kung ililibre ka lang lagi at ikaw naman yung parang bibuntot-buntot, huwag na lang. Magkaroon tayo ng dignity. Hindi pride. Paggalang sa sarili. Marami sa atin, mag-enjoy lang sa buhay, ipagbibili na natin ating karangalan. Ayaw yan ng Panginoon. God doesn't want us to be borrowers as a habit. Ay, hindi naman yung mga kumisang kailangan, iba yun. At ayaw din ng Diyos, isa pa, na tayo ay nagpapautang. Ayaw ng Diyos na tayo maging lending institutions. Ano? Sabi ko naman, anong gagawin natin pag may kapatid na ito at may kailangan? Una, pagka nanghihiram, batikusin ninyo kung talagang yung pagdadala niya ng pera ay kailangan. Write niyo yun. Hindi yung para kang, oh, bigay dito, bigay doon, bigay dyan. Para kang humihingi ng eleksyon sa mga tao. Hindi ganun. Ano ba talaga ang pangangailangan mo, kapatid? Bakit ba? Ganyan, ganyan. If you determine that it is not necessary, don't lend. Ngayon, na-determine mo rin na necessary, still, don't lend. Bakit? Anong dapat? Kung kaya mo, ibigay mo. Huwag mo ipautang. But don't get me wrong. Hindi naman yung ang buong plano ng pamilya nyo, eh, a savings nyo, ibibigay nyo. Ibig sabihin kung kaya. Don't steal from Peter to give to John. Kaya mo.
halaga na alam mo naman na hindi naman madidisarrange ang iyong buhay, hindi mapapariwara ang iyong mga anak, ang mga plano mo sa buhay, huwag ipautang, ibigay. Ganyan ang Christians. Hindi tayo nagpapautang kasi nagbibigay tayo eh. Naku, nagdiliman ang mukha ng kongregasyon. Paano yan? Napakahabdi. Sabi nila. 1 John 3:17 and 18. Pakinggan niyo to. Sabi sa Bible. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, and in truth. Pinag-uusapan natin ang giving. That's the Christian concept of giving. Nangungutang. Hindi mo naman kailangan yan. Hindi kita pautangin. Hindi ako believe sa reason mo. Ah, kailangan mo pala. At meron naman ako ikakaya. Hindi kita papautangin. Heto kapatid, sa'yo na. Yun ang Christianity. Yan yung iba yata. Nagpapautang, may prenda pang hikaw. Sa mga Christians, kakilakilabot yan. Yung iba naman kasi kung walang prenda, tatakbuhan ka na. Kaya napakahirap. Kung ang lahat susunod sa prinsipyo, both sides, life will be orderly. Pero hindi naman yung eto na ngayon yung savings niya ng 10 taon eh, kailangan mo eh, pagpaparinig ka at para ibigay sa'yo. Hindi ganun. Dahil kung kaya, dapat ibigay. Kung may nagpapautang pa ba naman ng 100 pesos, 50 pesos, siguro kaya na natin ibigay sa kapatid na tunay na may pangangailangan. Ang tanong, at ewan ko kung tanong niyo to sa inyong sarili, eh, bakit lagi akong broke? Bakit lagi na lang ako walang pera? Bakit lagi na lang akong kapos? Ito ba'y naitatanong nyo sa inyong buhay? Kung ito'y nagsasabi ninyo na bakit lagi akong kulang at kapos, test yourself sa mga susunod nating pag-aaralan. When you always don't have enough, ask yourself these questions. Una, do I really need more? Talaga bang kailangan ko pa? O baka naman akala ko lang, sapagkat wala na akong kasiyahan, eh, akala ko kailangan ko. Hindi ko pala kailangan, gusto ko. Iba po ang kailangan sa gusto. Baka naman kaya akala mo, lagi kang kapos, eh akala mo, eh nangangailangan ka pa, eh, hindi na pala. Sabi nga sa Bible, but if we have food to eat and we have clothes on our back, we shall be content. Eh yung iba, walang kasiyahan. Kaya laging kapos. Hindi kapos. Ang ideya nila kasi iba, kaya mukhang kapos sila. Isang tanong yan. Meron pa pong isa. Is God testing my faith? Oh, talagang kailangan ko, pero wala. Baka naman sinusubok ako ng Panginoon sa panahon na ito. Isang tanong yon. Meron pa po. Baka naman, na-dispal ko na ang kutakot-takot ay pinagkatiwala ng Diyos sa akin noon. Kaya ngayon, eh, ako'y grounded at dinidisiplina. Baka ako'y naging walang kwentang ingat yaman, kaya heto ngayon ang nangyari, nagbabayad ako. Hindi pala to trial, palo, sapagkat naging hindi maingat. So, isa yan. O kaya, isa pa nating maaaring itanong kung tayo'y laging nasasabi nating kapos. Baka naman, meron akong mga hindi sinunod na utos ng Diyos. Maybe I have violated biblical principles, that's why I'm always kapos. At isa dito, baka naman ako isaksakan ng kuripot. Alam niyo sabi sa Proverbs 11:24? There is one who scatters, yet increases all the more. And there is one who withholds what is justly due, but it results only in want. Meron daw pong habang nagsasabog ay lalong nakakaipon. At meron namang habang pagkasikip-sikip at ipon ng ipon ay lalong nawawalan. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo nagbibingi-bingihan sa pangangailangan ng iba. Baka naman tayo napakakunat. Makunat pa sa Belekoy na nanggaling sa Chinatown. Kaya tuloy, laging kapos kasi ayaw ng Diyos na makunat. Ayaw din ng Diyos ng bulagsak. Don't get me wrong, na hagis kayo ng hagis. Pero yung alam mong pangangailangan ng tao, tamang bigyan, nagbibigay tayo. Sabi sa Bible, merong nagkakalat na lalupang nag-iipon. You keep only what you give away in the correct way. So, isa pong paraan, kakorekutan, baka yan. Meron naman, baka yung hastiness, yung sobrang impulse buyer. Sabi po sa Proverbs 21:5, but everyone who is hasty comes surely to poverty. Hindi na nag-iisip, nakita lang, ay bibiling ko to. Naisipan, ay bibiling ko yan, bili. Pag daw po ganun, you will end up poor. Baka tayo naging ganyan, kaya tayo kapos ngayon. Meron pa, matigas ang ulo. Walang disiplina sa spiritual life.
Sabi sa Proverbs 13:18, poverty and shame will come to him who neglects discipline. Tandaan nyo, ang karukhaan at kahihiyan ay darating sa kanya na hindi nagdidisiplina. At isa pa po, baka naman kaya tayo wala at kapos, eh tayo'y tamad. Sabi sa Proverbs 20:13, do not love sleep or you will become poor. Open your eyes and you will be satisfied with food. Yung laging tulog, laging tatamad-tamad. Alam niyo po, sa ating bayan, imposible tayong magutom kung tayo'y masipag. Imposible. Eh, maglaba-laba ka lang kung kani-kanino, mag-manicure-manicure, magtinda ka lang maskin mga yata tuka ng manok ngayon na ititinda na sa mga lansangan. So, hindi tayo pwedeng ma-zero ng pagkakakitaan kung tayo'y masipag. Alam niyo, maraming nagugutom kasi tamad at proud. Ayaw makita ng kapwa na siya'y nagpapasada ng tricycle. Ayaw makita ng kapwa na siya'y nagtitinda ng mais dun sa kanto. So, umaasa na lang pa utang-utang sa kapwa. Nagiging pabigat, mas kahiyahiya. Ang katamaran ay isang napakalaking kasalanan. Meron naman baka kapos dahil sobrang nagpasasa. Sabi sa Proverbs 23:21, for the heavy drinker and the glutton will come to poverty. Ang sobra daw pong masisiba. At sobrang mapangalainom, at sobrang mag-enjoy sa buhay, magiging mahirap. Meron pa po na isang dahilan kung bakit may mga taong kapos, mapag-isip ng masama. Sabi sa Proverbs 28:19, he who tills his land will have plenty of food, but he who follows empty pursuits will have plenty of poverty. Yung kung ano-anong intriga ang ginagawa sa kapwa, paano ko kaya pababagsakin yung tindahan sa kabilang kanto para itong tindahan ko ang matira, yung nag-iisip ng kung ano-anong foul play, mga gimmick, yan daw po end up poor. Huwag tayong maging destructive sa kapwa. So, kung may nagtatanong sa atin, bakit ako laging kapos? Kahit gano'ng karaking kitain ko, kulang at kulang. Alalahanin natin yung mga principles na pinag-aralan natin. Alalahanin natin. Baka naman, hindi mo tunay na kailangan, akala mo lang. Baka naman, tinetest ka ng Panginoon ngayon. Or you have misused already what God gave you. Or you are violating biblical principles. O kaya mahilig ka na mag-isip ng ikakasama ng kapwa. Now, how do we regard money? Ano ang ating magiging ngayong reaksyon at pagtrato sa pera? Una, pinag-iingat tayo ng Bible sa pagmamahal sa pera. The desire is never satisfied. Sabi po sa Ecclesiastes 5:10-11, he who loves money will not be satisfied with money. When good things increase, those who consume them will also increase. So what is the advantage to their owners except to look on? Sabi, pag mahal mong pera, hindi ka kahit kailan sasaya. Kasi habang dumadami ang pera, dumadami lang ang gagastusin mo. At wala kang napala, actually, kundi panoorin ang pera na dumating at dumaan, pero wala at wala ka pa rin. Kung talagang mukhang pera ka, at lahat ng pera ang dumadaan sa buhay mo ay gastos ka ng gastos, kahit gano'ng kalaki ang ibigay sa'yo, kulang. Nung una, kumikita ka lang ng 20 pesos isang araw, kulang. Ngayon, kumikita ka na halimbawa ng 5,000 a month, kulang. May kumikita dyan ng 100,000 a month, kulang. Nakakahiya na yan sa Diyos. Hindi na kulang yan, sobra ka na. Kaya sabi, lagi na lamang. Habang dumadami ang pera, dumadami ang pinagkakagastusan. Kaya, wala pa rin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-ipon. At saka, the desire for money, tatandaan natin, leads to more evil. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evils. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit? Kasi kung ano-ano nang ginagawa natin para lamang kapera. The desire lacks contentment. Ang isang tao na ang pera ang kanyang iibigin kahit kailan, hindi siya masisiyahan. Sabi sa 1 Timothy 6:6-7, there is great gain in godliness with contentment, for we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Totoo nga naman, wala tayong dinala papasok sa mundo. Pag alis natin, wala rin tayong nadalhin. Kaya huwag masyadong puro yan ang lagi nating isipin. 1 Timothy 6:9, but those who desire to be rich fall into a temptation, into a trap, into many senseless and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction. Napakaganda.
Ang nagnanasa daw po ng masidhi na yumaman ay nahuhulog lang sa isang patibong. Sa isang walang kabalbalan at walang kabagay-bagay na mga nakakasakit sa kanyang mga sarili niyang pagnanasa na nagbubulid sa mga tao sa kapahamakan. And the desire for money separates man from God. Pag tayo, puro pera ang laman ng isip, nahihiwalay tayo sa Diyos. Totoo yun. Kasi sabi sa Matthew 6:24, the Lord said, "You cannot serve God and money." What are the consequences of loving money? Ano po talaga? Saan na uuwi yan pagka ang pera ay sobra nating minahal? Una, we forget God. Hindi ka na pwedeng mag-aral ng Bible kasi yung mga napag-aaralan mo doon, labag doon sa ginagawa mo sa negosyo mo, sa trabaho mo. So, forget God. Foul play na lang muna. Hindi ka malang makita sa mga Bible study, puro pera kasi inaatupag mo. Pwede kang magturo sa Sunday school, hindi ka makapagturo kasi wala kang time mag-prepare kasi puro pera na naman ang inaatupag. Totoo ho yan. The consequences of loving money, first, we forget God. Second, pag sobrang sa pera tayo umaasa at nagmamahal, we stop relying on God. Tumitigil na tayo na sa Diyos umasa. Sabi sa Job 31:24-25, "If I have put my trust in money, if my happiness depends on wealth, it would mean that I denied the God of heaven," sabi ni Job. "Kung iaasa ko sa pera ang aking kaligayahan at ang pagtitiwala ko para sa aking kabutihan ay nasa pera na, ang dami ko ng pera, secure na ako." Sabi nga nun, ibig sabihin, hindi na ako nagtitiwala sa Diyos. Ang pinagtitiwalaan ko na lang, yung pera kong inipon. Sasabihin ko, ay, secure na ako. Bakit? Eh, kasi ang dami ko ng pera. Our security now lies on money, not on God. Sabi sa Proverbs 11:28, "Trust in your money and down you go. Trust in God and flourish as a tree." Another consequence of loving money, we become proud. Sabi sa Proverbs 28:11, "Rich men are conceited." Hindi po lagi, may exemption. Pero gipitin mo yan, pag talagang nagipit na rin at nagalit, lalabas na rin ang pride. Sapagkat ang may pera, nagiging proud. Eh, siguro tayo, binibigyan ng Diyos ng konting pera lang. Dahil alam niya, pag marami tayong pera, naku, proud siguro talaga. Mga talagang hindi na siguro tayo, pwedeng punahin ng kapwa, at akala mo kaya mong bilhin ang lahat ng tao. Another consequence of loving money, if you love money, you rob God. Ninanakawan ng Diyos pag masyadong mapagmahal sa pera. Sabi sa Malakay 3:8, "Will man rob God? Yet, you are robbing me," sabi ng Diyos. Ninanakawan niyo ako lahat kayo sa inyong mga tithes and offerings. Bakit niyo ako nakukuhang nakawan? Isa lang ang dahilan. Kasi mas mahal niyo ang pera kaysa sa akin. Pera sa akin galing, ibinigay ko sa inyo, dinadayaan niyo ngayon ako. Kaya sabi, "Will man rob God?" And yet, sabi ng Diyos, "You are robbing me, the whole nation of you." Ninanakawan natin ang Diyos. At hindi lang ang Diyos, loving money also leads to robbing others. Ninanakawan ng kapwa. Either directly, pag nanakaw, o kaya yung dapat mo ibigay sa kanya, charity, hindi mo ibinigay, para mo rin siyang ninakawan nun. O kaya empleyado mo, ang liit-liit ng sweldo, tinitikis mong lahat at ikaw nagpapasasa. Ninanakawan mo sila. Dahil lahat dapat na nagtatrabaho, nag-enjoy. Yan ang pinagtatrabahuhan. Eh ano't ikaw na lang nag-enjoy, sila hindi na. When we love money, we rob other men. So the whole issue about money, brothers and sisters, is that of attitude. Ang ating attitude. Ano ang wrong attitude? To love money. Anong right attitude? Yung magsasabihin natin, lahat ng kayamanan ay sa Diyos. Ako'y tagapag-ingat lamang, dapat dumagay ako sa tama kong kalagyan. Huwag kong gamitin lahat sa aking sarili itong ibinigay sa akin dahil ito ay pinapatago lang. Dapat ibalik sa Panginoon at itulong sa mga nangangailangan. Sapagkat ito hindi akin, dapat I will glorify God with this money. Now, how do we give money? We give money as stewards of God. Walang panghihinayang, walang pangungupit dahil hindi atin. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, "It is required in stewards that a man be found faithful." Kailangan matapat. Tinanong ko kayo kanina, pati sarili ko, gano'ng kami ng pera ang dumaan sa ating kamay mula nung araw na tayo binigyan ng 5 o isang pera? Nasaan na lahat yan? Where did your money go? How did it go? Nasaan na? Pwede ba nating tayong humarap ngayon sa Diyos? "Lord, lahat ng nabigay mo sa akin mula noon,
na ako'y natutong magmahal sa pera. Eh eto, I am very glad to tell you na eto ang pinuntahan. O tayo kaya ay mahihiya. Alam niyo, one of these days, we're going to account. Hanapin ng Diyos, anong ginawa mo sa lahat ng binigay ko sa'yo? Nasa na? Eh, hindi ko naman talaga sa'yo yan, pinapatago ko lang. Na pwede ka mag-benefit kasi ikaw ang may hawak, but it is mine. How are we to give? We are to give in response to need. Alam niyo, sabi sa Acts 4:35, people sold their possessions, took the money, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he has need. Ang first century Christians, pag may mga pangangailangan, at alam nyo kasi noon sa Jerusalem, hindi ito required. Ito ginawa nila. Magandang example, pero hindi required. Ang lahat na naging Christian na nagpunta sa Jerusalem, ayaw nang umalis sa Jerusalem dahil una, nandun lang ang Christianity. So ang nangyari sa Jerusalem, naging overpopulated. Ang lahat ng mga Christians na taga roon, wala, may mga nakatira na sa kanila, may mga pakain na sila, at na-strain ang resources ng church. Alam yung ginagawa ng iba? Pagka sobra na ang pangangailangan ng iba, heto, ibebenta nila ang kanilang lupa, ibibigyan nila sa apostles. And the apostles distribute the money according to the need of the people. Napakagandang example of love. Remember, it is not required, but it was exemplified. Magandang example. So we give according to need. Alam nyo, meron tayong namamatayan ng mga kapatid na medyo malaki ang ibinibigay natin. Kasi alam natin na kapo sila. Meron naman na nagbibigay tayo, token love gift. Kasi alam natin na meron naman silang ikakaya ng konti. So ang ating pagbibigay, according to need, hindi yung policy. Pag namatayan, 50 pesos. Pag ganito, no, hindi. Hindi tayo makakain. We give according to need of the people. And also, we give according to our resources. Hindi mo sasabing, basta buwan-buwan, magbibigay ako 100. Sabi, as the Lord prospers us, that's how we give. And so giving should be in response to the need. Sometimes, may dadang ating church, we give more. Alam niyo, dumating sa time na sobrang marata tayong pondo, wala tayong offering, hindi tayo magkokolekta ngayon. Dumating sa nung point. Merong need. Kung walang need, walang tayong giving. It must be according to need. And also, we should give in response to God's command. We should be systematic. Merong purpose. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, each man must do as he has made up his mind. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Huwag na lang daw yung kung pandabog-dabog ka lang at ayaw mo rin. Paano tayo magbibigay? Sabi sa 1 Corinthians 16:2, ang isang magandang example, upon the first day of the week, let every one of you lay him in store as God has prospered him. On the first day of the week, Sunday. The seventh day is the Sabbath, which is Saturday. And upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God has prospered. Kung gaano ka binigyan ng Diyos, ganun tayo magbibigay. Hindi flat rate. Kung gaano tayo binless ni Lord. Because sabing ganun, as God has prospered. Pero dapat iniisip, ipinagpe-pray, Lord, ano ba ang katanggap-tanggap sa iyo na offering ko sa iyo this week? Hindi yung kung kailan ano na lang maisipan ko, ano na lang maabot. Kasi hindi pinag-iisipan, hindi pinagpe-pray. Dapat prayerful. Na Lord, okay ba to sa iyo? Is this acceptable as you have blessed me? As you have prospered me? Tama ba to? Eh alam niyo naman ng Panginoon, hindi naman yung te-take ng sobra. Dahil hindi naman ang Lord magsamantala. The Lord owes nobody anything. Anything we give to Him, He gives back in return. Sabi niya, 100-fold. So, hindi tayo pwedeng malugi sa Diyos. Another aspect is giving should be sacrificial. Alam niyo, maraming lumalapit sa akin. Kuya, Ed, magkano bang ibibigay ko talaga? Ano kaya? Sa gross o net? Ay, hindi maintindihan kung sa gross o sa net. After tax ba o before tax? Pagka ba natanggal na lahat ang deduction at saka yun na lang. You know, ang tanong, we should not be legalistic. The tithe, the 10%, is under the law and we are not under the law. But of course, that's another topic. We'll talk about the tithe another week. But the point is, hindi tayo dapat legalista. Alam nyo si Zacchaeus. Kilala nyo si Zacchaeus? Sino kung nga nakakakilala kay Zacchaeus? Alam natin si Zacchaeus, nung na-convert, he gave at least 50% for a starter. Hindi ka din, ha? Zacchaeus, sabi niya, half of my wealth I will give. At lahat ng dinaya ko, ibabalik ko with interest.
Sabi ng Panginoon, tunay nga, save ka na. Hindi dahil nag-donate. Kundi dahil alam natin na ang pera, pinakahuling mahihiwalayan ng tao. Nakakahiwalay nga sa asawa, pero sa pera, hindi. Di ba? So ang tao, pag humiwalay na sa pera, sabi niya, talaga nga, mahal mo na ang Diyos. Sabi ni Lord, indeed, salvation has come upon this house. Yung marami sa atin, gusto natin, ang kasalanan natin noon pa, tubos. Pero ang income natin, ngayon na lang ako mag-i-spot. Di ba? Gusto po natin yung lamangan ng konti ang Diyos. Kaya kung pwede pa ng after tax. So ano nangyayari, hindi tayo dapat legalista. Ang dapat lang nating isipin sa policy, hindi natin sasabing, hoy, magbigay kayong 10%, hindi nyo madidinigyan dito. 10% was under the law. We are not under the law, but under grace. So kung ano ang leading sa atin ng Spirit, kung ano ang dealing sa iyo ng Diyos, dapat yun ang pakinggan natin. Sabi sa 2 Samuel 24:24, ito ang magandang policy. Sabi ni David, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, which costs me nothing. Alam niyo, sabi ni David, hindi ako mag-aalay sa Diyos ng isang bagay na wala namang halaga sa akin. So we give sacrificially. Yung mahapdi, yung masakit, dun pa lang tayo tunay na nagbibigay. Eh kung pinapaluwag-luwag mo lang yung buso mo, tinatanggal mo yung mabibigat na barya, guminhawa ka pa noon, hindi ka nagbigay. Kaya sabi ni David, ito ang policy ko. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng isang bagay na walang katuturan sa akin. Kailangan mahalaga. At kung mahalaga, therefore, masakit, mahabdi na ibigay, pero mahalaga, yun ang ibibigay ko sa Kanya. Sapagkat nang ang Panginoon ang nagbigay sa atin, hindi siya nagbigay ng barya-barya, ibinigay niya ang Kanyang anak na namatay para sa atin. Ang binigay niya, the best. Kaya sabi ni David, nakakahiya sa Diyos. Hindi ko siya bibigyan ng isang bagay na hindi naman lamang ako naapektuhan na parang baliwala sa akin, because that is not giving. At alam nyo, giving is one of the strongest keys to spiritual fruit. Sabi ni iba, bakit kaya ako walang bunga sa spiritual life ko? Ang dapat nating itanong, baka naman tayo hindi giver kay Lord eh. May kinalaman yan. Alam nyo, sabi sa Luke 16:10-11, he who is faithful in a very little is faithful also in much. And he who is dishonest in a very little is dishonest also in much. If you then have not been faithful in the unrighteous money, who will entrust you with true riches? Ang ganda. Sabi niya, bakit kaya ako walang bunga? Bakit kaya ako walang ministry? Bakit kaya ako walang magandang service kay Lord? Kahit anong gawin ko, sabi. Kung yung pera lang na pag-aari ng Diyos, hindi mo iningatan, bakit ka bibigyan niya ng tunay na kayamanan? At ano ang tunay na kayamanan? Yung nasa langit. Yung sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. How do we gather up treasures in heaven? By service. By ministry to the Lord. Kaya yung iba hindi nabibigyan ng ministry, hindi nabibigyan ng service. Therefore, hindi nabibigyan ng opportunity to gather up for themselves the true treasure. Eh paano yung treasure lang na small time, pera, pahirap lang ng Diyos, dinaya pa Diyos. Kung yan na pag-aari ng Diyos, hindi mo pinangalagaan, paano ka pabibigyan ng Diyos ng para sa'yo na tunay mong wealth, which is wealth in eternity. Kaya yung iba, wala tayong wealth. If you cannot handle 100 pesos well, you can never handle 1 million. Sabi ng iba, yumaman lang ako, magdo-donate naman ako eh. Yumaman lang ako, tutulong ako. Ay, itaganyo sa bato, hindi tutulong yan kahit yumaman. Sapagkat konti na nga yung pera niya, hindi pa siya masyadong na-overwhelm, hindi siya nagbibigay, dumami pa. Sabi, if you are not faithful with little, you will never be faithful with much. Kaya ang Panginoon, sabi niya, ang liit ibinigay ko sa'yo, hindi ka naging faithful, tapos aasahan mo, bigyan kitang malaki. Huwag na to eh. You want malaki, hindi sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan, malaki pa ang gusto mo ngayon. Di ba? Sabi ng Panginoon, no way. If you cannot handle money, you cannot handle that which is truly valuable. And what is that? A ministry in the Lord. Yan ang tunay na valuable. Sabi po sa Luke 16:12, and if you have not been faithful in that which belongs to another man, who will give you that which can be your own? Or, if you haven't been faithful with God's money as a steward, do you think God will give you your own effective ministry? And so in closing, I'd like to leave a few questions. Can God trust you with your own ministry? First, God must see that He can trust you with His money. It starts there. Sabi natin, anong kinalaman ng pera sa ministry? Malaki. Kasi ang ating attitude ang lumalabas dyan. Yun ang nabibisto. How much money have you already wasted in your life? Have you spent
selfishly. Kung meron tayong realization, what will you do with your present and future stewardship? The Lord is watching. Lahat tayo, tinitingnan niya. At siguro lahat tayo kung titimbangin, kulang. Tayo pa nadali ang tumayo at tayo manalangin sa Panginoon, alalahanin natin ang mga katotohanan na ito na may kinalaman sa pagtatapat sa Kanya as steward. Panginoon, salamat po sa iyong pangungusap sa aming puso. Hinihiling namin, Panginoon, na kung ano pa man ang pagiging kasarili, magiging namin makasarili, kasakiman sa aming puso. Self-preservation, Lord, na sobra. Ikaw, Panginoon, magpatawad sa amin at turuan mo kami na sa iyong magtiwala. Turuan mo kami to be generous to your church and to your people because whatever you have given us is yours. Teach us na not to be selfish. Huwag naming solohin, Lord, ang ipinahihiram mo sa amin. Pagpalain mo po ang mga commitment ng aming hearts. Teach us to obey you. Teach us to be selfless so that we can receive the true blessing and that is wealth in heaven. This we pray with thanksgiving in the name of your Son whom you unselfishly gave to us, the Lord Jesus Christ. Amen.